Sa gitna ng banta ng El Nino, sinimulan na ng DNR Water Resources Management Office ang pag-iinspeksyon sa linya ng tubig sa mga tanggapan ng gobyerno. Ito'y upang masigurong walang tumatagas na tubig mula sa mga sirang tubo. At alam niyo bang nasa 8 milyong piso ang matitipid ng gobyerno kung agad mariremedyuhan ang mga ito? May ulat si Clayzel Pardilla. Mabigat para kay Nanay Lisa ang halos 2,000 pisong buwan ng konsumo sa tubig. Kaya para makatipid, kailangan yung mga gripo laging nakasara, walang mga tumutulo, nagpapataas ng bill ng water. Yung tagas. Kailangan ipaayos kagad pag may tagas. Inaasahan ng Department of Environment and Natural Resources, Water Resources Management Office, na magiging limitado ang supply ng tubig dahil sa epekto ng El Nino na mararamdaman sa mga huling buwan ng 2023. Kaya bukod sa paghahanap ng karagdagang supply, mainam-anyang isalba ang tubig mula sa mga tagas. Every drop that we are able to save, no, through individual efforts, through institutional strategies, actually goes a long way. The drought conditions that we might be facing towards the last quarter of this year will, number one, extend to the first quarter of 2024, and secondly, its impact may be more extreme than what we are predicting. Sabi ng WRMO, 180 liters ng tubig ang karaniwang konsumo ng isang consumer kada araw. Kaya kung 5 miyembro ng pamilya, papalo lamang dapat sa 18 cubic meters ang buwan ng konsumo. Sinimula na rin ng DNR ang pag-inspeksyon sa mga ahensya ng gobyerno na posibleng may tagas ng tubig. Lumabas kasi sa monitoring ng tanggapan na umaabot sa 100,000 pesos ang water bill ng ilang barangay halls sa National Capital Region. Pumapalo naman sa 17 million pesos ang konsumo sa tubig ng ilang ahensya ng gobyerno. Bukod sa luma na ay umaabot sa 30 gusali ang nakapaloob sa isang ahensya na gumagamit lamang ng iisang metro ng tubig. Ang mahirap dun sa mga compound facilities natin ay walang metro na kanya-kanya ang mga building sa loob. And therefore, hindi mo na ngayon malaman sino ba sa mga kumbaga tenants o kaya sub-offices sa loob ng isang compound ang maraming leaks. Ang ginagawa natin ngayon ay pinapalagyan natin, no, courtesy of Maynila and Manila Water, ng sub-meters lahat ng buildings kahit na meron silang mother meter sa labas para malaman natin kung saan talaga nagkakaroon ng leaks at sino yung dapat magtipid ng tubig. Sinasabing 50% ng konsumo ng mga ahensyang may matataas na water bill ay tagas o nasasayang lamang. Ang 8 million pesos na tipid sa tubig ng isang ahensya, posibleng magamit na ng 17,000 na mga consumer. Nag-compute kami, parang imposible naman na ganito yung water bill nila. Kaya yung campaign talaga natin, we start with the big ones kasi yung malalaking konsumo ng tubig, every leak that you are able to patch, malaki rin yung savings. Ayaw nating mangyari sa totoo lang, everyone, is a repeat of 2019. Inaagahan natin yung ating intervention. Sa ngayon, ongoing na ang pagkukumpuni sa mga natagpo ang tagas sa ilang ahensya ng gobyerno. Target ng DNR na bigyan ng insentibo ang mga ahensyang makakatipid sa tubig, gaya ng pagbalik nito sa pondo ng government agency. Bukod dito, hinihikayat ng DNR ang mga government office na iwasan ang aktibidad na malakas sa tubig gaya ng fountain, mag-ipon mula sa ulan at ipandilig o ipanlinis ito. Alinsunod sa memorandum ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 10% dapat ang matipid sa tubig ng mga ahensya ng gobyerno. Clayzel Pardilla, para sa bayan.